ito na yung second week ng aking pagpapagaling. Sa dami ng mga nagchat-chat at nagtatanong about this operation ay talaga namang minsan nakakangawit talaga. Pero ano ba naman yung konting effort or time sa pagtulong, kasi syempre gusto nilang malaman kung ano ba yung experiences ko about this surgery. Nung second week na ay halos nagagalaw na natin yung leeg, kasi syempre nangawit siya during the first week na akala mo naninigas siya dahil hirap na hirap ka talaga sa paghiga. Nasabi naman ng doktor na pwede mong hihigan yung tenga na mayroong operation, pero syempre nakaalangan ka kasi masakit pa siya, kaya aalalayan mo. Pero dito pinapakita ko na almost dry na talaga yung sugat, and then yung tenga ko is medyo humarang siya. Sa sobrang liit nga nung tenga natin, no, tingin ko wala talaga siyang ibang pupuntahan, kundi nung tinatahi siya ay liliit siya. Pero hindi naman siya pansinin kung hindi mo papakating ng mabuti. Kailangan mo lang ding maglibang-libang para hindi mo maramdaman kung ano man yung kumikirot sa bandang tenga mo. Hindi na nga pantay yung mata ko, at isang may eyelashes, isang wala. Tapos tinitingnan ko mabuti yung peklat ko dun sa bandage, no, kasi yung lock niya is dumikit sa noo ko. Ayan, mapapansin ninyo, lagi ko siyang tinitingnan. Sa second week natin, wala na yung dugo na kulay pula na lumalabas sa ating bibig, kundi brown na siya. So halos wala na, no. And then may konting discharge doon sa tenga. Medyo nako-conscious lang tayo sa pagbuka ng bibig, kasi feeling natin baka maapektuhan yung tenga, pero siguro nasa patient na rin yun. Ako eh, syempre iniingatan ko kasi iniisip ko baka pag na-pressure masyado ay mawala ang ating eardrum. After 8 days ay tinanggal na ni Doc yung gasa. Ang sabi nga niya is nasa yun na kung gusto mong takpan yung tenga, pwedeng hindi, pwedeng oo. And then bahala ka na rin kung gusto mong lagyan ng pamahid yung sugat, no, kasi so far maganda naman yung pagkakatahi niya. Well, yung kirot naman is lagi kong sinasabi na tolerable po siya. Pasundot-sundot yung kirot, pero libangin mo lang yung sarili mo sa mga bagay na hindi ka naman mapupwersa. Kapalmux na nga lang ang peg ko dito kasi totally wala akong ginagawa sa bahay. Ayan, pa-video-video, padal-dal-dal-dal, and then kakain. Kasi sa totoo lang, kapag bumuhat ka ng medyo mabigat, ay mararamdaman mo talaga na mayroong pressure doon sa tenga, yung tipong kikirot-kirot siya. So, paingatan natin na huwag talagang magbuhat ng mabigat, or huwag mong hayaan na magkaroon ng pressure, no, kasi baka masayang yung ginawa natin pagpapagamot. When it comes to discharge naman sa tenga, is normal po siya kasi 1 week pa lang tinanggal na yung nakapasak na gasa doon sa pinakabutas ng ating tenga. So, syempre po, meron pa rin mga naiwan dyan eh, na water, ba, diba, na gamot, meron gel foam na absorbable na lulusaw siya sa tenga. So, walang ibang lalabasan yan kundi dito po sa outer part ng ating tenga. Weekly yung ating check-up, at sinabi nga ni Doc na hayaan mo lang siyang tumulo, huwag mo na lang lagyan ng bulak para matuyo ng husto yung tenga. Pero this time, naglagay ako ng bulak kasi para hindi naman siya basa kapag chinek nila. We're getting better, thank God. Pagsapit ng gabi, umuwi ako ng Bulacan kasama yung Janakis ko. Tapos may ganito pala siya. Tama po kami ni Mami. Ganyo po, ha? Mami naman! Okay. Ma, bye-bye po, I love you. Thanks for watching. So my video na! Bye-bye lang!